Hello everybody! So right now, may gagawin ako and yung gagawin ko ay magkukulture ako ng isopods. Ano nga ba yung isopods? So guys, yung mga isopods, ito. So ang isopods ay tinatawag ding roly-polies, potato bugs, and woodlouse. And marami pang ibang tawag sa kanila. Pero yun lang yung familiar ako. Tapos, alam niyo ba na isa siya sa pinaka-importanting creature sa isang bioactive terrarium, which is, diba, last vlog ko, meron akong bagong bioactive terrarium. So, naisipan ko na para ma-maintain yung cleanliness ng kapaligiran ng aking mga babies. So, naisipan ko mag-culture ng isopods. So, guys, ito yung napusuan kong paglalagyan ko ng culture ng isopods ko. And then, sa gilid niya ay ang substrate. So, mahalaga to ang substrate. Since, na-mention ko before na kailangan din talaga na magre-rely ka sa habitat kung saan galing yung creatures na ilalagay mo sa enclosure mo. So, ang tawag dito ay tropical substrate mixed. I just bought it online, pero maganda naman yung ano niya. Parang medyo basa siya. Kasi nga, sa moisture niya. High humidity. So, the other one here is yung mga kahoy-kahoy, tapos yung moss. Ayan. Anin ko rin yan later. Ide-design ko sila dito. And, the leaf litter. Mga dahon-dahon. O, diba? Para healthy. So, ayan nga yung mga nade-decompose na. Ayan. So, guys, simulan na natin ang paggawa ng ating bahay. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagaywang-gaywang. So guys, eto na yung kinalabasan ng aking hard work. So medyo madumi pa yung kamay ko, pero carry lang. So hindi ako masyadong good sa pag-design ha, but I just make sure na natural. Mukhang natural. Mukhang natural kasi puro greens, diba? Anyhow, ayun na nga. So, eto na from lalagyanan ng gel. Lalagyanan ng gravy, which is, ayan, tingnan nyo nga muna yung isopods. Another sulyap para malupit. Para lang naman siyang kuto eh. Pero, yung kuto parasite yun. Ito, beneficial to. Katulad nga ng sinabi ko, isa to sa importanteng, what do you call this? Importanteng creatures sa isang terrarium. By the way guys, sobrang laki ng ano nito. Sobrang laki ng role niya. Kasi nga, di ba, they recycle everything. Like, pag nagdumi na yung creatures mo doon, kaya nilang i-consume yun. Tapos, ayun, di ba, malinis na yung kapaligiran. So, ayun. By the way, maraming types ng isopods ha. Itong isopods na nasa akin kasi, yung nabili ko ay
tropical woodlies na isopod. So, more than 1,000 or 10,000 species to. O iba-ibang klase. And, ayan, pwede na natin siyang ilagay sa bago nilang tahanan. And by the way, bawal siyang ma-overpopulated yung sa isang enclosure, ha? Kasi, they tend to eat their own. So, kakainin nila ang mga kapareho din nila. So, it's not really beneficial. Pero kaya dapat iwasan. So, maglalagay ako ng label later and mamamonitor ko na lang siya. So, ayun na nga. Anong tawag dito? Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Itong ang mga isopods na to, mga kapatid, ay very easy lang na alagaan, na i-culture. But, you have to check it more likely a week or so. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, bawal silang ma-overpopulated. Kasi nga, kakainin na lang isa't isa. But anyhow, I just need to check every week kung properly maintained pa din ba sila, ganyan, yung environment nila. And kung papakainin ko sila, of course, papakainin ko sila. Tapos, yun nga pala, one important thing na dapat nating alalahanin, mas maganda na ilagay sila, after ko ilagay to later, mas maganda ilagay sila sa dark areas like closet, kasi mas okay yung environment, or basta slightly above room temperature or even sa dark place, mas okay siya. So guys, ilalagay ko na yung mga isopod sa bago nilang terahan. So para sa mga viewers ko na planong mag-culture ng isopods, ganito lang siya, very simple lang. Kailangan lang niya ng substrate, basta i-consider mo palagi yung environment ng paglalagyan mo, ha. And then katulad nito ay tropical. So ayan yung tropical, bumili ko ng tropical substrate mixed, and then yung mga kahoy-kahoy, yung mga dahon-dahon, very easy lang, diba? So very maganda din naman yung ano ko. But I don't think kung maganda. Pero you can comment down below kung okay na siya or maganda ba siya. So ayan, ilalagay ko na to. Actually marami sila. Bali ang ilalagay ko lang dito eh siguro mga sige, lalahatin ko na. Alright, so natin ko na siya. So lagay ko na, ha. By the way guys, yung mga isopods, alam nyo ba? Sa ilalim sila ng substrate. Minsan, kasi nga borrowers din sila. And by the way, pag may nakita kayong molds, kunyari, may nakita kayong molds, nako, sobrang maka-affect yun sa ating mga isopods. So, it's better tanggalin yung mold gamit ang kamay, or you can dig a hole, abutas para mawala ang molds. Okay, kasi hindi siya nakakaganda sa buhay ng bawat Pilipino. So, ayan. Basta ha, tandaan nyo, bawal ma-overpopulate Overpopulate ang mga isopods. So, kung nakita nyo na overpopulate na ang isopods nyo, pwede nyo silang ilagay sa another enclosure para maiwasan nilang kainin ng isa't isa. So, kailangan palayaan ng isa't isa. Para chill lang tayo. So, ayan. Ayan. Uy, unti lang yung mga, yung isopods sa ibang ganito lalagyan. Calculate yan, guys. So, yay! Alright, so lalagyan ko sa din ng paulan. Dahil galing sila sa rainforest. So, ayan. So, wait lang, ah.
So, ayan, yung ma-moist-moist ang friend, ang environment nila. So, ayan na! Nandiyan na yung mga isopods ko. And, by the way, sa pag-harvest naman ng isopods natin, mayroong isang easy step. You can just put a potato over and leave it overnight. And then after that, by the next morning, you can get the potato and you can check kung marami ng isopods dun sa loob. Pwede mo na siyang makuha, diba? So, don't forget to put them in a dark place. Huwag yung ganitong light na bongga kasi hindi sila magpapakita talaga. Mahirapan kang kunin sila. And thank you so much for watching this video, and I hope you could actually share and like and subscribe. And kung meron pa po kayong mga katanungan or gustong i-share sa akin, idagdag para ma-improve yung mga videos ko, I'm very open to that. You can just comment down below. And thank you po. Thank you po. And by the way, may isa lang akong healing. If you finish all this video content, like you watch the whole video, can you please comment kung maganda ba ang nagawa ko enclosure ng isopods ko or hindi? I can accept bad feedback. Thank you so much, guys, and bye-bye!